So for TP, team ko yaman meron silang dinadito na Esmeralda po together with the Spock. Para naman sa side ng Cerebrum Esports dyan ang YSS at ang Karsa. Baligtad yata, baligtad na nakikita ko dito. Paige. Pero ayusin na ni Poppy yan. Pero dito sa TP boss dito, first pick sila Joed dito. Samantalang sa Cerebrum dito, nagpick agad sila dito ng isang Matilda pati ng Baksha. Maganda sagot yun para sa kanila kasi kumuha na agad sila ng support kesa makuha pa ng TP boss dito yung Matilda, kinuha na agad nila. Oo, oh, tama. Si Matilda ngayon sobrang sakit eh, no? Benedetta din actually. Si Benedetta sobrang hirap niyang kontrain ngayon para sa akin, ha? Malaking bagay yung Benedetta ngayon. Yung damage niya, tsaka syempre yung takas pa rin niya. Anyways, para naman dito sa side ng Cerebrum Esports, sa mga controversial na hero si Roger. Kasi pagka meron ka si Roger, counter dyan sila ng Lux. Pero tingin ko naman sa ano sa Roger ngayon, kailangan lang talaga ng ano ng magandang kasama para sa mid lane. Kasi kung Roger lang talaga yung papasok mag-isa, mahihirapan. Kung siya lang talaga yung damage, ha, mahihirapan yung Roger, siya lang yung damage kasi kailangan niya mapopulado para mag-proc yung passive niya. Parang kailangan niya na ano, kaya parang kailangan niya pa dito ng isa pang burst or kaya na may damage. Kailangan ng ano, kailangan ng Roger dito ng isang burst na kasama. Samantala sa TP boss, medyo balance yung lineup nila dito. Kasi kung makikita mo naman yung ano ngayon, yung Bene mini mid lane, kasi maganda sa kanya yung blue buff ngayon. Tingin ko lang, ah. Kasi nababawasan yung cooldown ng skill niya. Kasi ngayon yung Bene pag nasa gilid, sobrang tagal ng first kill. Ayun yung nabago, oh, kaya... Oo, tama. Yun yung nabago nga. Kaya kinukore na ngayon si Benedetta. Tama. Kasi, actually pangalan nito, para sa isang game natin sa MPL, nakita natin, kailangan ko yung Rene Jay sa side lane. Pero hirap na makatagal niya bago makatating sa lineup. But anyway, eto guys, para sa TP boss, meron silang Lapu-Lapu at Selena. Medyo side lane yata yung magiging lane dito ng Chang'e, ha? Siguro pa... By the way, ang ano ba ngayon, sa meta ba natin ngayon, advisable ba ang pangalit o hard tank? Oh, maganda pa rin na hard tank. Mas maganda siguro, may hard tank kayo tapos may isa kayong sobrang kunat na maraming item, yung mga side na sinusustain. Yung may mga damage. Kasi nakita ko sa iba parang lahat damager eh. Meron ganun. Kahit yung Joed, pwede yung damager. Anyways guys, ayan. Ready natin mga teams sa kanilang lineup. Sino kaya mananalo? Upper bracket po guys. Upper bracket. By the way, mainit ang boxing para sa dalawang teams natin sa mga bago na tayo nyo kakalimutan. Na i-like and follow ang ating page. At syempre na rin po, pangalan nito, huwag nyo kakalimutan. Na-check ang The Armory sa shop. By the way, thanks to our sponsors na rin na dyan, Cherry Mobile at ang Enervon Active Heroes Ginseng Plus Royal Jelly at syempre ang Skill Series. Pero ito tayo sa ating game. Number 1, TP Boss versus Cerebrum Esports. Sa ating blue side, yan ang TP Boss. Siya ang gagawin ng Chago. We have para sa kanyang Selena. Kinikalay on the Joed. John naman para sa kanyang Benedetta. And Kill para sa kanyang Lapu-Lapu. At para naman sa ating red side, ito ang Cerebrum Esports. Tengsi dito, gagamit ng Basha. How gems dito para sa kanyang Matilda. Ori gems dito para sa kanyang Roger. Ano yan? Wison gems dito para sa kanyang Harit. At D gems dito para sa kanyang... Ano to? Estes. Yeah. Yun, Estes. Grabe nga dun si ano, no? Grabe dun si Madam Venus. Dahil pagkakagamit niya ng Estes. Meron Estes dito. Para sa Cerebrum Esports, eto natin naman ang araw, kay si Gage. Hindi, ano dito, papasukin ito. More on the face check lang dito si parang Glenna natin dito. Cool. Anyways guys, for Cerebrum Esports at TP Boss, alam ko TP Boss, nag-champion sila sa isang tournament din. Tama ba? Nag-champion sila. Ayun, so yun yung aabangan natin dito, yung champion performance. Championship performance. Ng ano, ng pangalan niya, ng... TP Boss. So anyways guys, for this game, shoutout naman sa mga supporters natin dyan. Kay Nap, sa mga nagpapashoutout po. Kasi tsaka kay Nikalay, lagi nang
physically sa laro natin. Pero dito sa mid lane, tawang gine-greedy lang dito ni D yung ano, yung jungle dito ng TP boss para ano, para magulo. Pero ito si D yata yung bibigyan dito, medyo malalim na siya. Nabigyan mga selfers blood na kuha dito, pero may sagot ng Jaman. Ang side ng Celebrum Esports, papatay nila dito si Shaw, which is on the side lane. Pero tinan natin ha, for D, kailangan medyo maging naingat siya kasi sayang naman yung mag-level 4 siya para revitalize dito sa top lane natin. Ay, patay yata. Mamatay sa kamay D3 Kale, that is the 30 layers of D3 boss at medyo kulang ang ano dito para sa kanilang Pero dito sa turtle lane natin, mukhang tinamaan si Origins dito ng pana. Medyo nabawasan siya dito, pwede pa silang lumaban. Tama ka dyan, eto tinan natin ha guys. Tungo natin score 2 minutes and 30 seconds in their game time for... Sa pool. Ayun, tinamaan ng araw mga sir, papasok na dito lay. Okay, hindi makapagpapalit na si dito lay. Mukhang sila Nako, patay yata sila dito. Ang port ay ginamit. Lima tapos, to. Tapos tinaya ng flicker dito. Masaya naman para dito sa side ng TP boss pero third objective since wala na kalahati na lang buhay. Kale comes in with the ultimate. Boom! Pero ito si T-Gems wala nang buhay pero makakapakas pa. Turtle na secure dito ni John. John. Yes, papa nga mga sir. Ang nangyari dito tapos patay din si T-Gems. Ito na ang bawi ng side ng TP boss. Napakagandang performance para sa kanila. At saka grabe yung objectives. Napatay nila si Selena pero naagaw pa rin nila yung ano, with turtles. Oo, lamang na lamang kasi yung TP boss dito hanggat wala pang ulti yung Estes. Yung Estes dito, level 3 pa lang. No, kung nag-4 siya doon, pwedeng lumaban sa clash yung Cerebrum doon. Kaso hindi pa siya... Pero matay din kasi kanina yung Estes eh, di ba? Yung first na first blood sign, sabi natin siya mag-level 4 siya para sa teamfight. Pero eto na guys, ang Cerebrum Esports sa ating top lane side, here comes the backup para sa kanila. Ginamit ng Electro, di pa rin dyan. Pero T-Gems dito, nandito ang... Sakit, patay. Healing, galing, and all chance to that kill. Against that Benedetta. Nako, tinamaan. Nako, boy pa. Uy, kaso hindi umabot yung ulti. Tinantya ni D. Tinantya ni D yung ulti niya kung ibibitaw niya ba o hindi eh. Kaso, wala eh. Hindi kinaya na. Nalate na. Nalate na. Hindi pumitik yung burst ko pag dito. Patay yata ito. Grabe yung abang. Kung dati Pakbet, merong Johed tsaka Eudora. Ngayon, merong Johed Selena. Selena. Para sa... TP boss. Sa kung sino na ejector or baliktaran, kung sino mauuna, kung na-arrow man, diretso ejector. Pwede ejector, diretso arrow. Parang yun nangyari. Anyways, tapon! Natin, punti ka na naman sa ating top lane. Naku, patay yata siya. Ejector. Patay dito si Iso James and that is going to be a mega kill para kay tropang Kale. Grabe naman si Kale dito. 4-0 siya sa lane niya. Pero dito, bumakap na yung Cerebrum. Mga mamamatay si Kale. Wala na siya tatakbuhan dito. Yung shutdown pa nakuha. Nakuha ng panel yung shutdown. Yun lang ang ano. Bawi. Parang pinuha na lang dito magpapatay sa iba nung ano. Nung lapo. Para hindi na nakuha yung gold. Anyways, makakaabal ng gold doon si Origins. Anyways, eto na po. Ating pribagong third objective. Galatin na lang buhay. Delay with that. Ang sabaw ng board. Sinabing maaga ulit dito ng boss. Third has been secured by the Roger. And here comes Johnny Kalay with a flip out ahabong thing. Patay yata si D. Para kay Origins, pero pati si D-Gems sa may matalikod. Naku, na-check. Ubus yata. Sir. Nasakay. Pero nice passive doon para kay Houchins. And nabigyan na si Origins para makatakas. Pero another one, mga sir, 3 dito na Cerebrum Esports, it's going to be the first tier turret onto the top lane. Maganda yung nangyari dito para sa TP boss kasi masyado natangke ni D yung damage dito ni Jan. Kaya sobrang napulado rin siya dun. Kaya din niya rin nasustain yung mga kampi niya dun sa damage na binigay sa kanya. Pero ito binigyan na naman siya dito ng isa. Ano, napakabilis. Ano, dalawa mga sir. 10-5. Direct copy din natin yung itemization dito ng mga ano natin. Na players. Sa top farmer natin mga sir is going to be the Chang'o with that 4K gold. Laki! Laki nung... Ang bilis, no? Yung item niya. Hindi masyado naikutan. Actually, isang beses lang siyang napatay kanina. Trade lang kanina with the first blood ng Cerebrum Esports. Pero dito... Si pero sobrang daming item dito ng Chang'e. Kaya sabihin mo support yan, napakakating yan mamaya. Oo. Siya yung pinaka magiging... Lalo pa dito, para sa side ng ano, ng Cerebrum Esports, baka hindi na nila kaya i-sustain pag sobrang tumaba yung Chang'e. Kahit meron silang SDS,
ay gano'n ka sustain yung isang hero mo pag sobrang sakit naman or sobrang labang in terms of the item, yung hero na katapat mo, mahirap talaga. Kumbaga, mahirap ipilit yung sustain. So, naku, may tinamaanan naman dito! Muntik na. Tinanan ko may bawi. Ang side ng Cerebro Esports at... Tinamaanan naman? Tinamaanan, tinamaanan. Ayaw, here comes Gale! Tatlo ang tatumahan yun doon. Tapos patay sa ilalim ng tore ang dalawa. Ori at City. Inan ba punta, Jem? Hinukay na. Pero dito, si Tengsi, tinatangkin niya masyado. Kaso basag pa rin to para sa TP, boss. Naku, nabato pa dito si Wison. Tengsi, mag-isa na lang. Ayun, parang hindi guys stay ng back. That's good for players, mga best. Patay sa kami ni Nicolay. Ay, sa mabilis dito. Ano nangyari yung turtle din? Kumuha si Benedetto. So, natin dito ha. For Cerebrum Esports, parang naging reactive lang sila sa performance ng TP boss. Yun yung nagiging problema kasi din eh. Parang ang hirap para sa kanila na gumawa ng teamfight. Puro sa lahat, wala talaga silang initiator. Meron silang initiator, pero after nun, parang hindi lang kayang i-burst agad. Oo. Wala kasi sila masyado ditong burst damage eh. Lahat parang single target yung pwede nilang mapatay. Kailangan nila dito kasi bawas-bawasan talaga yung ano, yung area ng TP boss para makapasok dito yung Roger. Para tuloy-tuloy yung damage na ibibigay niya. Kasi samantalan dito, yung area ng ano, yung area ng TP boss, balance na balance eh. May burst sila dito, may pang single may target. May pang sila. Kaya balis yung hero. Oo. So, tinan natin mga kaibigan. 35 ang ating score. Almost 8 minutes and 30 seconds per game time. Checklist of endurance pa para kayo. So, kumbaga, lamang na siya in terms of the burst items. Kukontrahin niya pa agad para hindi na maging masakit sa ito later on. Preventive measures agad bago pa maging masakit sa ulo. Pero tinan natin mga sir. Makikita yata siya dito. Ito na ang bawi ng side ng Cerebrum Esports para makakatakas doon si Benedetta. Tinamaan! Si Kale sa may panagilid. Ayun si DJ. Pinaparagin si Selena. Kale with that ultimate. Thanks to wala na rin buhay. Ubus yata. Para sa side ng Cerebrum Esports. Hindi, tatlo. Dalawa na lang titirang buhay para sa kanila. That is going to be Origins. At si Hao Jen sa ating laro ngayon. Tapos dyan. Diretso trabaho sa may top lane sila ng Tori. Grabe yung nangyari dito. Grabe yung pana dito nito. Sabol na sabol yung ano. Yung Estes na pinakamagandang target para sa kanila. Hindi na na-sustain. Ano, parang naka-magnet eh. Ano, parang sa Estes na talaga. Kinabitan kanina na first blood eh. Lahat na araw dito lang mapupunta. Sa ilang mapupunta. Sirahan na lahat ng second tier turret dito ng Cerebrum Esports. Tapos diretso doon. Sakit yung Benedetta. Yan po yung difference, guys. Naku, mabilis lang. Tagal ng cooldown, pero grabe na yung damage siya. Dalawa pa yung naka-necklace of Torrance para dito sa TV boss. Si Selena, nag-necklace at si Sean dito with a pin talker. Tingnan natin mga sir, in-check na dito yung buff para hindi makapag-contest ang side ng Cerebrum Esports. So far, Cerebrum Esports, parang hindi natin nakita yung potential dito ng Matilda fake nila. Masyado silang nalugi yata sa Matilda fake nila dito. Kasi wala sila masyadong burst. Lahat sila pang ano, lahat siguro pang scaling, kulang sila ng burst dito para dito sa Roger, yung follow up. Ayan na, sa may middle lane. Pero dito tadaan ng Lord. Hindi pa lang siya enhanced Lord, pero si Kills ang middle lane ko. Sumasok na agad para sa kanya. Legends talaga, ang kanyang unang pinapatay. Tapos Origins nakita dito. Kill is down. It's gonna be a 1-for-1 trade. Pero sila encrypted na sa middle lane. Bottom lane at top lane, sinisira na rin dito. Lord, ay ngayon pa lang madedepensahan. Naman ang araw dito, si Hao James Tison. Napilita mag-purify pa rin yung mga katakas pa. Kills nila dito para sa ating Benedetta. Meteor Shower, ginamit pa dito ni Shaw. At mga matay, Tensi. Grabe. Last two players standing para sa side ng Cerebrum Esports. Nalito si T, pero that is it para sa ating game number one. Congratulations to TP Payamanek Boss. Grabe naman. Okay lang yan, hindi tayo magkasama eh. Hindi, pero grabe yung ginawa dito ng TP Boss na alam natin yung Estes na kaya i-sustain. Masyado nila nagalawan yung Estes na hindi na na talaga nakaporma. 7 deaths. Tapos ang grabe pa yung pasok nung Lapo dun sa last clash. Siya talaga yung target. At saka pansin mo, lahat ng pasok dito ni Gale, talagang galing sa likod. Or sa gilid, tapos diretso likod.
Kasi sakto si 2, may tinatamaan na araw si 4 and 11 dito si 2. I know his MVP for that game is John Guidata Benedetta. Sobrang ano dito si John, kumbaga hindi niya din pinipilit na sumama siya sa teamfight. Kung aabot siya, aabot siya. Pagka hindi, diretso siya na outside piece. Nakita natin kanina habang pumapatay sa gilid, dumiretso siya ng turtle. There was a time na nung may teamfight din na isa, siya na din yung nagsimula ng Lord. But anyways guys, yan natin game number one. Again, congratulations sa Team Payman po, sa mga supporters natin dyan. Huwag nakakalimutan na i-share ating stream. Siyempre, maraming salamat sa mga sponsors. Nandiyan ang Chair Mobile, Enervon Active Minerals Ginseng Plus Royal Jelly, at siyempre ang Steel Series. Huwag niyo po kakalimutan i-check sa The Armory, available po ang mga jersey packs for Civil War at mga ibang execution match. Available na rin po yan sa Shopee. So it is what it is, mga kaibigan. Ating game number one, malalaman natin ang mangyayari sa game number two. Kami nakasama yung shoutcasters for today. Ang sa ating Chantel. Ako si Pakbet. Babalik tayo after short break. And of course, for the loudspeaker. Ito naman yung maliit na butas. May kita nyo is for the microphone. Sa harap, ito ang 32MP natin na camera, selfie camera. And of course, yung nasa